Panginoon. Umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag sa ating mga kaaway, tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa lahat. Isama natin sa pagdiriwang na ito ang lahat ng ating mga personal na intention, lalo ng intention para sa ating buong pamilya. Isama rin natin sa pagtitipon na ito ang lahat ng mga may sakit at para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa pananadig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, nang marinig ni Moises ang Panginoon mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy, sinabi niya sa kanya, "Pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin?" Sinabi ng Diyos, "Ako'y si ako nga. Sabihin mong sinugo ka ni ako nga ng Panginoon, ng Diyos ng iyong mga ninuno, ng Diyos tina Abraham, Isaac, at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Lumakad ka na at tipunin mo ang mga leader ng Israel. Sabihin mo sa kanilang napakita ako sa iyo, akong Panginoon, ang Diyos ng iyong mga ninuno, nina Abraham, Isaac, at Jacob. Sabihin mong ako'y bumaba at nakita ko ang ginagawa sa kanila
ng mga Ehipsyo. Dahil dito, iaalis ko sila sa bansang iyon na nagpapahirap sa kanila. Dadalhin ko sila sa mayaman at masaganang lupain ng mga Kananeo, ng mga Heteo, ng mga Amoreo, ng mga Pereseo, ng Hebeo, at ng mga Hebuseo. Pakikinggan ka nila, pagkatapos, isama mo ang mga leader at pumunta kayo sa paraon. Sabihin mong akong Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreo ay napakita sa iyo at kayo'y maglalakbay ng 3 araw papunta sa ilang upang magandog sa akin. Alam kong hindi siya papayag hanggat hindi siya dinadaan sa dahas. Kaya ipadadamo ko sa kanila ang bigat ng aking kamay. Parurusahan ko ang buong Ehipto sa pamamagitan ng mga kababalaghan. Pagkaraan noon, papayagan niya kayo umalis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Dapat ang Diyos itong Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansa'y dapat ipaalam. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y lagi nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako rin ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ginawa ng poon ay kusang pinarami ang kanyang hinirang. Pinalakas ito higit pa sa lakas ng mga kaaway. Tinulutan niyang doon sa Ehipto, sila ay takwil, ipinabusabos at pinahirapan ng gawing alipin. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Saka inutusan itong si Moises, sinugo ng Diyos. Sinugo rin niya pati si Aaron ang piniling lingkod. Sa bansang Ehipto'y maraming himalang ginampanan sila. Sa utos ng Diyos, maraming himalang doon ay nakita. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kayong mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko."
Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhi ng aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga pong muli sa lahat. Ang Ebanghelyo ay isang inspirasyon sa araw na ito. Si Jesus ang nag-aaniyaya. Lumapit kayo sa akin at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ang simbolo ng pamatok o yoke, siguro dun sa mga farmers o dun sa mga lumaki sa mga bukid. Kapag sinabi nating pamatok, alam na yung ibig sabihin. Sa ngayon, wala nang masyadong gumagamit ng pamatok kasi napalitan na ng mga makina. Sa mga bukid o sa mga palayan, kapag ang isang kalabaw, kapag ang isang kalabaw o ang isang baka ay nilagyan na ng pamatok ng kaniyang amo, ito ay hudyat na siya ay magseserbisyo. Ito ay hudyat na umpisa na ng kaniyang araw ng plowing o pagsasaka. Ito ang hudyat o parang magtatrabaho na tayo ngayong araw. So wala nang reklamo yung baka o yung kalabaw na nilalagyan ng pamatok. Ang pamatok ay paglilingkuran, servitude, na ang relasyon ng amo at nung hayop na yan ay idinudugtong ng pamatok na hawak nung among ilalagay sa kaniyang leeg. Bakit gumamit si Jesus ng simbolo ng pamatok? Ang sabi niya, pasanin ninyo ang aking pamatok at maginhawang dalhin ang mga ito. Isang pagkukumpara sa pamatok na ibinibigay ng mga Pariseo at Eskriba. Yun bang pabigat na ibinibigay ng Pariseo at Eskriba ay iba sa ibinibigay ni Jesus? Ang kaniyang pamatok na ibinibigay ng ating Poong Jesus Nazareno ay pamatok na magdadala sa atin sa kaligtasan. Hindi katulad ng pamatok ng mga Pariseo at Eskriba na nagpapahirap sa lahat ng sumasamba sa Diyos. Sa ating pagsamba sa Diyos, daladala natin ang pamatok na yan dahil ito ang umaantabay sa ating paglalakbay sa araw-araw. Mayroong isang grupo ng mga tao na may daladalang kaniyang krus na humarap sa Diyos. Sabi ng Diyos sa kanila, kumuha na kayo ng krus ninyo dahil lahat tayo ay maglalakbay patungo sa kabila. Dahil wala naman talagang buhay na walang papasaning krus. Lahat tayo may dalang krus na dapat bitbitin katulad ng pamatok.
Kumuha ang lahat ng mga tao at naglakad. Habang naglalakad, may isang taong nagreklamo sa Diyos. Ang sabi niya, napakahaba naman itong cross na to. Sumasayad sa lupa. Ang bigat dali. Lord, pwede bang palitan mo naman? Sabi ni Lord, hindi. Sakto yan sa'yo. Lumakad ka. Makakarating din tayo dun sa ating pupuntahan. Sumunod naman yung taong yun at habang naglalakad, mabigat talaga eh. Nakakabigat yung pagsayad niya sa lupa kasi binibit-bit mo pa. Nagreklamo uli kay Lord, Lord, baka naman pwedeng palitan. Sige, palitan mo. Itapon mo yung cross mo at kumuha ka naman uli ng iba na makikita mo dyan sa daan. So ganun nga ang ginawa ng tao. Sumukat nung cross sa makikita niya dun sa daan. At ang sabi niya, okay to, magaan. Hindi sumasayad sa lupa. Kalahati nung iniwanan ko. Ito na lang po Lord, ito na lang, sige. Bitbitin mo na. Hanggang sa sila ay nakarating sa dulo. Pagdating sa dulo, sinabi ng Diyos, yung cross na dala-dala ninyo, ang gagawin ninyong pangtawid sa kabilang pangpang. Yung dala-dala ninyong cross, ang gagawin ninyong pangtawid sa kabilang pangpang. Nagulat yung lalaki, Lord, iniwanan ko yung mahaba. Kinuha ka yung maikli. Hindi ako makatatawid. Di maiwanan ka. So ang lahat ng hindi nagreklamo ay nakatawid dahil sakto yung krus na dala nila. Yung lalaki o yung taong nagreklamo na iwanan sa kaniyang paglalakbay. Ano ang ating makukuha sa aral? Lahat ng pamatok o cross na dala-dala mo ngayon, sakto yan sa'yo. Huwag ka nang magre-reklamo. Inilapat na yan ng Diyos sa buhay mo para yung cross na dala-dala mo, ang pamatok na dala-dala mo, yan ang magiging pantawid mo sa kabilang buhay. Kaya anumang pamatok na meron tayong daladala ngayon ay inilapat ng Diyos sa ating leeg upang madali natin at maginhawa nating madadala sa paglalakbay. Huwag na po kayong titingin sa iba. Huwag nyo nang sasabihin sa Diyos, bakit po siya? Bakit po yung aking kakilala? Bakit po yung aking kapitbahay? Dahil kung titingin tayo sa iba, hindi natin madadala ang pamatok na inilaan ng Diyos sa atin. Mabigat ba? Sakto yan. Dahil kung hindi ka magiginhawahan, napakahirap sa kalabaw na gumamit ng pamatok na hindi sa kanya. Kaya sakto ang ating buhay. Ito ang binigay ng Diyos sa iyo ngayong araw ng paglalakbay upang maitawid mo ang buhay mo sa kabila. Dahil ang Diyos na ang nangako. Ang Poong Jesus na ang nangako. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Nahihirapan ka?
ibaba ng konti ang pamatok at magpahinga. Kapag malakas na uli, muling ilagay ang pamatok at maglakbay. Pero walang susuko. Sapagkat ang Diyos ang nangako na ang kahirapang daladala ng pamatok na yan ay may kaginhawahang masusumpungan sa lahat ng tumatawag at lumalapit sa Kanya. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sinabi ni Jesus, lumapit sa akin lahat kayong nahihirapan at may pinapasan at pagiginhawahin ko kayo. May pananalig sa Kaniyang pangako, ipahayag natin ang ating mga pangangailangan sa Kaniya. Jesus, Ikaw ang aming kapayapaan. Jesus, Ikaw ang aming kapayapaan. Ang simbahan, naway gabayan tayo sa daan ng kapayapaan at pakikipagkasundo. Manalangin tayo. Jesus, Ikaw ang aming kapayapaan. Ang mga natutokso sa kawalan ng pag-asa dahil sa bigat ng kanilang mga suliranin, naway makatagpo ng sandigang kay Jesus at mailagay sa kanyang mga kamay ang kanilang mga alalahanin at ligali. Manalangin tayo. Jesus, Ikaw ang aming kapayapaan. Ang mga nagdurusa sa maligalig na kaisipan, naway magkaroon ng kapayapaan kay Kristo. Manalangin tayo. Jesus, Ikaw ang aming kapayapaan. Ang mga nahihirapan sa tindi ng sakit ng katawan at karamdaman, naway makatagpo ng kasiyahan at kagalingan sa mga kumakalinga at nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Jesus, Ikaw ang aming kapayapaan. Ang mga yumao, naway magbunyi sa walang hanggang kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Jesus, Ikaw ang aming kapayapaan. Ama naming nasa sa langit, ipinangako ng iyong anak ang kapahingahan kapag kami ay nabibigatan. Ipaubaya mo na sa tuwina na kami makatugon sa kaniyang paggabay at mapalakas kami upang maging kaniyang daan ang kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo,
magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ang mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawa ka niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa ka niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumain iyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang tunay na kapahingahan ng mga kaluluwang nabibigatan. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. Isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng lay minister o ng pari. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin. Di ko maabot karunungan mong angkin. Siniyasat mo ako at alam ang aking puso walang maililim sa'yo sa'king gawa. Di ko pa binabanggit, iuna itong batid. Sa'yo anumang isip ko'y dinuit. Alam kong nasa tabi kita, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin. Di ko maabot karunungan mong angkin.
Mga paalaala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang paggaya ng pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ng Itim na Nazareno. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihan at maawaing Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, hiligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.